So yun mga kakanto, hawak ko ngayon yung L900 Pro doon galing sa LYZRC. So papakita natin kung paano siyang paliparin. So dapat naka-unfold yung mga kamay niya. Tapos siguro din yung propeller is nakabukas. Pag nilagay nyo to mga kakanto, dapat kung saan kayo nakaharap, doon din nakaharap yung camera for safety. Siyempre mga kakanto, baka magkamali kayo ng pindot ng forward, biglang pumunta sa mukha nyo, sakto bulag kayo. So kung saan nakaharap yung camera, ayan, dapat doon din kayo nakaharap. Balik na rin natin kung saan kayo nakaharap, doon dapat nakaharap yung camera. Tapos pag inon, long press lang. Dito nyo nagpa-tracing de, pero hindi po yan B-Rouse. Koconnect natin siya ngayon sa cellphone. So punta tayo sa settings. Settings, tapos pipiliin natin si Wi-Fi connectivity. So ito yung Wi-Fi na detect niya, HF GPS 5G. So yun yung drone natin. Click nyo lang yan, tapos pag na-check na, is connected na tayo. Ngayon pupunta tayo sa app niya. Ang app na ginagamit ko ay RX Drone, dati HF Fan Pro. So RX Drone yung pinaka-latest. So ito yon. Ito yung interface niya mga kakanto. So play. So pag pinindot natin yung play, makikita nyo dyan yung interface mismo ng remote control. So decline lang natin yan mga kakanto, para hindi na maghanap ng iba. So yan, ito yung pinaka-itsura niya. Yung nakikita nyo nagbiblink guys, ayan yung camera mismo. Nakatuto kasi tayo sa pader. So ito yung interface, nakikita nyo dyan lahat ng command na pwede nyong gawin kay drone o lahat ng features na kaya nyang gawin. So hindi natin gagamitin to guys, kita nyo naman basag-basag. Kasi mahirap i-touch yung touchscreen nito. So gagamitin natin to panchismis lang, para makita lang natin kung ano yung nakikita ng drone doon sa taas. So makabagong chismosa mga kakanto. Ito ang gagamitin natin, yung remote. So unfold natin yung antenna. Dito inilalagay yung cellphone nating mamahalin. So ipit natin dyan. Yan, sakto. So pag i-on natin yung remote na to, is long press lang tayo dito sa on off. Nakikita nyo mga kakanto, nagpapatay sinde, hindi stable yung ilaw. So naghahanap yun ng connectivity, ng pair. So yan, kailangan natin i-connect to kay drone. Paano? Simple lang, press up tapos down. So nakita nyo steady na siya. Kapag ka steady na siya, connected na siya dun kay drone. So parang tayo pag steady na, ibig sabihin connected na tayo sa mga jowa natin. So, yan, makikita nyo yung indicator is stable na siya. So, kailangan nating sunod na gawin ay ang gyro. So, long press, magbibip yan mga kakanto. So, pag nagbip na, ibig sabihin nun, connected na siya. Tapos, susunod natin is compass calibration. So, ito yon, etong button na to is, kailangan lang natin i-long press ulit. So, yan, nagpatay sindi ng mabilis yung ilaw ng drone. So, ibig sabihin yan, kailangan na natin siyang i-calibrate. Ikot natin ng 3 beses pa kanan. Tapos pag nagbip na, okay na yan mga kakanto. Pababa, tuko nyo yung sa baba yung camera, 3 ikot din o higit pa kung kailan siya magbip. So yan, pag nagbip na siya mga kakanto, ibig sabihin nun calibrated na siya. Handa na ba siyang lumipad? Hindi pa po. So kailangan natin ng satellite. So, kasi dahil GPS mode on tayo mga kakanto, ito yung remote. Turo ko muna sa inyo. So, may home point siya. Ito yung kapag pinindot nyo yung button na to, kahit gaano kalayo si drone, uuwi po yan mga kakanto. Kung saan siya umalis, babalik yan. Hindi yan katulad ng mga asawa nyong kapag umalis, hindi na bumabalik. Lalo na pag nanlolo ko na. So, GPS drone nga to sabi ko. So, ito yung GPS na button. On, off. Pag pinindot niyan, mag-GPS on or GPS off. Tapos, ito yung joystick natin. Ito yung on-off mismo ng remote control. Tapos, ito yung unlock. Pag pinindot niyo unlock, bubukas yung LC. Ito yung joystick na to mga kakanto is, ito yung pagpapataas, tapos pagpapababa. So, pagliko niya sa kaliwa, pagliko niya sa kanan. Ito namang nasa kanan na joystick is, ito yung pagpa-fly forward kayo. Tapos, backward, leftward, tsaka rightward. So, ito yung kung saan pupunta yung drone nyo. So, ganun lang kasimple yung remote control niya, mga kakanto. So, punta tayo dito sa likod. Sa bandang harap tong remote, mga kakanto,
left side nyo is ito yung button ng camera tsaka ng video. Isang pindot, picture. Long press natin is video. Ngayon, kung gusto nyo itigil, long press lang po ulit. Tutunog yan is stop video na yun. Tapos, itong nasa bandang to is ito yung speed. Kung anong speed yung gamit nyo sa drone. Kung gaano kabilis, level 1 hanggang level 3. So, dito naman sa kabilang banda, ito po yung headless mode. Tapos, ito yung pindutan kung saan nyo gustong i-focus yung camera. So, up and down. Ganun lang kasimple yung remote, mga kakanto. So, anong kaibahan nito sa ibang drone at sa ibang remote control, mga kakanto? Simple lang. Meron to, guys, monitor na telemetry. So, yan, nakikita nyo. Merong screen. Hindi katulad ng medyo mumurahing drone. Mumurahin din to pero mas advanced naman sa iba. So, yan. Nakikita nyo yung screen. Nakikita nyo dyan. GPS on, height, distance, mode, battery level, tsaka yung satellite kung ilan, tapos kung gaano kalakas yung signal. Yun. Ang tawag dito, mga kakanto, is meron siyang telemetry. Yung ibang drone kasi ang gamit is touch meter. So, ano nga ba yung touch meter, mga kakanto? Ito yung tatansyahin nyo lang kung gaano kalayo na or kung gaano kataas na yung drone nyo. So, tansyahan method. So, dito is makikita nyo kung gaano na siya kalayo. Ang kagandahan sa drone na to, mga kakanto, is kapag sumobrang layo niya na, 1.2 km yung remote control distance nito tsaka yung flight, ay pwede nyo siyang i-return home. Pipindutin nyo yung button, uuwi mag-isa yung drone nyo. O kaya, kung sakaling nalobat siya sa taas, bababa yung drone nyo. Kung saan siya umalis. Nalobat, nawala ng signal, out of range yun. Babalik yung, mga, yung drone nyo, mga kakanto. Hindi yan katulad ng mga jowa nyo na kapag kamalayo na ay hindi na babalik. Lumalandi na sa iba. So, yun ang kagandahan itong remote control tsaka drone na to. So, L900 Pro. So, samahan nyo ko, tetestingin natin sa labas. So, yan mga kakanto, nandito na tayo sa labas. So, nagawa ko na lahat ng sinabi ko kanina dun sa demo natin sa remote at tsaka sa connectivity ng drone sa cellphone tsaka dun sa remote control. Nakalibrate ko na siya, so ang gagawin na lang natin ngayon ay i-unlock natin. So nag-aantay na lang ako na tumaas yung satellite count natin. So ngayon kasi is 6 pa lang. Antay natin maging 8 pataas bago natin siya ma-unlock. So yan, nag-unlock na ako kasi 15 yung satellite niya na na-detect. So, ayan mga kakanto, inangat na natin. So, nakita nyo, napakadali niyang kontrolin. Napaka-steady ng hovering niya. So, mga kakanto, ganyan po kaganda yung drone na GPS. Yan. So, pag nagpa-practice tayo, beginner tayo, dapat mag-hover lang tayo ng mas mababa para magamay natin kung paano siyang kontrolin. Pero, etong drone na to is good for beginner naman kasi napakadali niyang i-control. Yan, kita nyo naman, kapag pinindot mo yung joystick, ginalaw yung joystick, nakasunod agad siya. Hindi yan katulad ng mga tsowa nyo na ang hirap pasunurin. So, yan, tinaas na natin. Nakikita nyo, guys, medyo malabo sa camera. May kumukuti-kuti tap. Ilaw yon. So, makikita nyo yan kung green o pula. Kapag green siya yung harap, yung pula yung nasa likod. Tapos may parang headlight siya, diba? So, yan, tingnan natin. So, dito sa ilalim, mga kakanto, ito yung tinuturo kong yan is nandyan yung kanyang optical flow mode. So, yan yung ginagamit kapag ka nasa indoor tayo para hindi sumadsad yung drone natin. So, yan. Okay na, mga kakanto, naiangat na natin. So, susubukan natin ito ngayong itaas ng mas mataas. Sa ngayon is, practicein muna natin yung pag-hover-hover niya. Yung pag-control niya, gamayin natin. So, yung up. Tapos, kung mga simpleng pagliku-liku lang. So, yung ibang feature niya, mga kakanto, is sa susunod ko na lang ipapakita sa inyo. Ang importante na ipakita ko sa inyo na madali lang siyang kontrolin. So, itataas ko agad to, mga kakanto. Para nakita, makita nyo yung gaano kalayo yung kayang abutin ito. So, yan na, mga kakanto. Tinaas ko na. Yan. So, ayan. 8 meters pa lang siya based on remote control natin. So, ayan. Napakadali. Kita nyo naman, lumalaban siya sa hangin. So, sana kaya tayong ipaglaban ng ibang tao, di ba?
So yan, kita nyo, is naka-steady pa rin siya kahit malayo at mataas na siya, medyo mataas. So itataas pa natin yan hanggang sa kung saan niya aabutin. So yan, pinapractice natin yung pag-maneuver sa kanya kasi mamaya baka sumadsad tayo. Yan, galaw-galawin muna natin, galaw-galaw, baka ma-stroke. So yan, ikot natin, i-turn around. Yan, so medyo madali lang siya, hindi nakakano, angat natin. Yan, ilayo na natin mga kakanto. So nakita nyo, napakabilis ng kanyang pag-angat. So hindi yan katulad ng ibang tao na sobrang bilis ng pag-angat, hindi na po kayang bumalik. Ganun lang naman talaga ang buhay-buhay, minsan nasa taas, minsan nasa ilalim. Pero tatandaan nyo, ang law of gravity, kahit anong taas nyo, bababa pa rin kayo. So parang itong drone na to, kahit gano'n siya kataas, bababa pa rin yan. So hindi ko sinagad mga kakanto, ilang meters pa lang yung layo niya sa akin. So sabi dito is 1.2 kilometer, ayun yung sinabi sa manual. Ayoko naman siyang pabayaan ng ganong kalayo. Kasi na-experience ko na yan eh, pinabayaan kong lumayo, tapos hindi na bumalik. Charot. Yun. So mga kakanto, hanggang dyan lang muna yung gagawin nating pagtaas sa kanya. Kasi mahirap na, baka biglang mawala. Sayang, di ba? Primo, drone nga lang yan, pero di ba nanghihinayang ako. Di lalo na dun sa mga taong pinahalagahan mo. So syempre, kumusta naman ang video mga kakanto? So, ayoko sanang pakita yung video kasi makikita nyo yung bahay namin. Nakikita nyo ba yung bahay na malaki? Hindi sa amin yan mga kakanto. Nakikibidyo lang ako. Yung bahay namin andun. Yung parang barong-barong, yun yung bahay namin. So yan, ayan yung video mga kakanto. Medyo malinaw naman pinan natin. So yan, medyo magalaw kasi bakit? Mahangin, masyadong mahangin sa taas. Pero para sa akin, kung syempre hindi naman tayo professional na photographer at saka videographer, pang libangan lang naman natin, lalo na pag nag-ride, pwede na to sa akin mga kakanto. So parang pagpili ko lang ng babaeng mamahalin mga kakanto, hindi na baling maganda at mayaman, basta sexy. Yun, de joke lang. Sa akin kasi kontento na ako kung ano yung meron ako. Kasi mahirap maghangad nung masyadong mataas. May mga kakilala ko ganon, napunta bigla sa ganon. Na yun, ang daming pangarap nung natupad na is wala na, hindi na nakaalala. So yun yun, kaya ako kontento na ako dito sa drone na to. Syempre gusto ko ng mas maganda, pag-iipunan natin yan. So baba muna tayo mga kakanto. So yun mga kakanto, pangalawang palipad na natin ngayon, second battery. So ang battery niya ay tumatagal ng 28 minutes kada isang battery. So matagal-tagal na rin. So sana lahat tumatagal, di ba? Yun. So yan, nakikita nyo medyo, sana kayo kontento na din. Ako kasi okay na sa akin to eh. At least nakita ko yung view at nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganito. Kasi syempre, di ba? Dapat magpasalamat tayo kung ano yung meron lang tayo. So ayan, maganda naman yung nakikita natin so far. Ang pangit lang ako. Kaya nga ako iniwan eh, di ba? Yun. Ang pangit lang is hindi pa ako sanay mag-control. Hindi pa ako sanay mag-control, lalong-lalo ng emotion ko. Hindi ko kayang itago kung kailan ako nasasaktan. Charot. Medyo naninibago ako. Madali lang yung pag-control mga kakanto. Syempre, pero nandun kasi yung takot. Yung takot na mag-fly away yung drone. Kasi syempre, hindi naman ako ganun kayaman, sayang yung pinambili natin dito. So, di ba? Nakanasan ko na kasi yung ano eh, may nag-fly away. Bye-bye. So, ayun lang mga kakanto. Sana nagustuhan nyo yung mixing video na to. Tapos, sa susunod is magpa-flight tayo. Sana masamahan ako ni Lemuel 5, shoutout sa'yo, na matukuan ako kung paanong magpalipad ng drone na maayos yung kuhang video. So, sana collab tayo minsan. Yun lang, maraming salamat mga kakanto. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, pakang awa nyo na, subscribe naman dyan. Please hit like, share, and subscribe button mga kakanto para dire-diretso ang kwento.